Bakit po? Sadyang ang pinto lamang niya ang nakakandado. Ang ibig niyo po bang sabihin? Kahit nasa silid dasalan, hindi niyo po papayagan si Maria? Resulta mo! Siya pa rin. At dahil babalikan niya ako! Huwag kahit na itong buwisit na to. Pagpagod. Siguro, ayos ka. Sis! Katokan. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi kita makakalimutan. Was so satisfied so far of what's going on, and I once again want to commend the writers of this teleserye and of course GMA for giving this kind of teleserye a chance to be aired, and you know, sobrang entertained talaga ang mga Pilipino dito, nakakaigting ng nationalism natin. Wala kayo sa akin. Nag-iba man ang kulay ng kanyang buhok, pananamit, siya pa rin. Buhay si Ibarra. Nakasulat lahat dito. Huwad siya! Itong si Simon, ang ereje at pilibusterong si Crisostomo Ibarra. Nabasa ko ito sa mahiwagang libro. Donde está el libro del cual hablas? Nawala siya. Es una gran tontería! Totoo ito! Ano yun? Diyan lamang kayo at huwag kayong lalabas. Senyor! Sumama ka sa amin ngayon na. Umalis na kayo rito. Hinihintay ka ni Ate Clay. Pati na rin ang inyong mga kaibigan. Ano ba yung libro na yan na kanina niyo pang binabanggit? Ang El Filibusterismo ng Sir Rizal. Mamamatay si Maria Clara sa kwentong ito. Husto na! Hindi ako babayag. Kung ngayon na tayo kikilos, may ililigtas pa natin siya at walang Maria Clara mamamatay. Wala nang magbabasa! Dahil hindi na mangyayari ang mga nakasulat dyan sa libro na yan. Liligtas natin si Maria Clara, ora mismo. Kung hindi ko man maisasalba ang bayan na ito mula kay Crisostomo Ibarra, isasalba ko muna ang aking pinakamamahal na babae. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in Maria rebus. Benedictus frutus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Martina. Martina? Maaari naman ako kumain sa komedor. Bakit mo pa ako kailangan dalhan ng pagkain dito? Martina, may dumating bang bisita na nagnangalang Clay? Marahil ay ako na lamang ang gagawa ng paraan upang kami magkausap muli. Tulungan mo ko. Martina, por favor, tulungan mo ko. Martina, ang susi. ¿Qué estás haciendo aquí? Gracias. Bakit mo ako kailangan dalahan ng pagkain na parang ako ay may sakit o isang prisyonera? Huwag ka matakot, Maria.
sinisigurado ko lamang na malayo ka sa kapahamakan. At walang makakalapit dito para kunin ka. Bakit nasa iyo ang susi? At bakit mo hawak yan? Palain ng Panginoon ang kanilang gagawin kung ano man yun. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga naganap kahapon. Mantakan niyo yun? Walang ibang angkop na panahon tulad ngayon para sabihin, Vanidade, vanidades, y toda vanidad. Ay, Sanhan Crisostomo. Bueno, mauna na ako sa inyo at maghahanda pa ako para sa misa. Sumunod na kayo. Masteo. Hasta luego, tío. Cuídese, padre. Ano? Ayaw mo bang silipin man lang? Ni hawakan, hindi ko magawa. Silipin pa kaya. Hinabilin sa akin ito ni Ate Clay na itago at pagkaingatan. Ngunit, bakit pa niya pinatago sa iyo? Basilio. Nais ko lamang makita. Por favor, amigo. Delikado, Isagani. Kaya hinabilin sa akin ito dahil mas delikado kung mawala ito sa biyahe. Kaya habang inililigtas nila si Senyorita Maria Clara. Mahirap na kung sa maling kamay mapunta itong libro na to. Kukunin daw ito nila Ate Clay pagka-uwi nila. May huwagang libro na tila Rueda de Fortuna. Isang kababalaghan may tuturing na tayo'y mga tauhan lamang sa isang nobela. Ano pa kaya ang mga nakasulat niyan sa libro? Na magaganap pa lamang. Hindi pa ako handang alamin. Ayaw ko pa unlakan ang mga kababalagang ito. Amigo, ayaw mo talagang kahit silipin na... Siuwi na tayo, Isagani. Itatago ko na lamang itong librong ito sa isang ligtas na lugar. Mahirap na. Baka kung anong isipin pa natin gawin sa librong ito. Vamos. Si. Narito na po ang mga guardiya sibil na pinadala nyo. Padre, kailangan mo ba talaga na ganito kahigpit ang seguridad sa ating monasteryo? Kailangan namin ni Maria ng proteksyon. Kailangan natin ng proteksyon. Lalo't kumakalat ang mga usap-usapan na nandurukot raw ang mga bandido ng mga madre at padre. Oh, Diyos po, Santo! Kamusta ang lagay ni Maria? Hindi pa po namin nasisilip muli, Padre. Magmula na kinantado niyo ang kanyang pinto. Ngunit ang sabi po ng mga nanang, panay daw po ang sigaw nito na palabasin siya sa kanyang silid. Labis po ako nag-aalala kay Maria, Padre. Batid kaya ni Maria? Ang alin po, Padre? Tama lang ang desisyon. Huwag siyang palabasin ng kanyang silid. Kung ang proteksyon ng monasteryo ang inyong hangarin, bakit po sadyang ang pinto lamang niya ang nakakandado? Ang ibig niyo po bang sabihin? Kahit nasa silid dasalan, hindi niyo po papayagan si Maria? Estás cuestionando mi orden, madre? No, padre.
Lo siento. Ano pong kailangan nila? Buenas tardes. Ako si Don Albino de los Reyes y Infantes. Nais ko sanang gawing monha ang aking anak na si Narcisa. Nariyan ho ba ang inyong abadesa? Martina, maaari mo ba silang ihatid sa tanggapan ni Sor Teresa? Huwag na kayong magpanggap. Nagdala ako ng gatas. Kinakailangan mong inumin to para ikaw ay maging malusog. Por favor, pobrecita, inumin mo ang aking handog. Hindi yan ang nais ko. Huwag ka na magpapilit pa. Puro Diyos, puro Santo. No significa que no. Eres ingrata. At bakit kailangan nakakandado ang pinto, Padre? Magtapat ka sa akin. Bakit mo ako kinukulong dito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na kinakailangan kitang protektahan? Ano po ba ang kailangan mo? Ano po ba ang gusto mo, Maria? Nais ko lang ipaalala sa iyo, Padre. Kinasusuklaman kita. At sino ang hindi mo kinasusuklaman? Ikaw mo. Sino ang minamahal mo? Si Crisostomo Ibarra, na kahit hanggang ngayon, wala kang malimos sa akin, na kahit katipin, lamang na pagmamahal, magsalita ka. Magsalita ka. Magsalita ka, Maria. Itaw mo. Swerta mo. Swerta mo! Que
Kilala kita, Binibini. Ikaw si Binibining Clay. Matagal ka nang hinihintay ni Hermana Maria. Tutulungan ko kayo. Asan siya? Mahigit isang dekada. Isang dekada na ako nagtitiis sa'yo, Maria. Isang dekada ko nang binibigay ang mga ninanais mo. Pero hanggang ngayon, binabaliwala mo pa rin. Binabaliwala mo ang pagmamahal ko para sa'yo. Na hanggang ngayon, si Kristo mo. Si Kristo mo! Siya pa rin ang aking kariban. Bakit ba hindi mo siya makalimutan? Bakit? Dahil si Crisostomo lang ang nagpapatibok ng puso ko. Dahil siya lang ang nagbibigay ng rason sa akin upang huminga pa. At dahil babalikan niya ako! Maria! Matang buisit na to. Por favor. Halika na!
importa. Itong bruha na ito. Huwag niyo huwag nasasapat si Clyde! Huwag niyo huwag nasasapat! Aniwala ka! Padre. Mabuti nandito na kayo. Naabutan ko itong isang heran. Heran na ito. Dito sa kwarto, Maria. Kasubat mo. Biniligtad niya. Biniligtad niya. Hindi yan ano. Mga babae. Ikaw ang huhulihin namin, Padre. Bakit? Hindi ka wala. Vamos, Padre. Manda ka na sa'yo. Tawan niyo ako. Tapos. Aina! 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 Stop it! Stop it! Titiyakin lang namin ligtas ang ibang mga madre. Halika na! Halika na! Halika na! Maria, anong ginawa niya sa'yo? Nahuli na ba kami ng dating? Kung naisipin siya ang mga nangyari na at yung hindi na muling mangyari pa. Nakalaban mo ni ang katukayo mo. Salamat at nagbalik ka. Naku. Katukayo. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi kita makakalimutan. At kaya ako nagbalik dito para baguhin ang kwento. Tapos ang ilang taon, higit pa nila sinasabi mo ang kwento. Dahil yun ang gagawin ko, lalong-lalo na ang happy ending ng isa. Sulat niyan sa libro. Na magaganap pa lamang. Feeling ko parang ano, parang ongoing ang pagsusulat doon sa libro na mga magaganap pa dahil na bago nga ni Clay yung kwento. So bago na rin yung kwento na nandun sa libro mismo. So
Grabe, no? Sobrang interesting nito. And nakakatuwa. Masaya ako na hindi na-rape or na-abuso si Maria Clara ng kagaya sa libro dati. And nakita na sila ni Ibarra, finally. Abangan natin bukas ang pag-uusap nila. And maraming salamat kay Clay. Grabe, ang nabago sa kwento. Sobrang ganda nito. And for sure, alam ko kayo, masaya rin sa nangyari. And grabe, emotional ako. Ayan, maraming salamat for watching this with me. And I was so satisfied so far of what's going on. And once again, I want to commend the writers of this teleserye. And of course, GMA for giving this kind of teleserye a chance to be aired. And you know, sobrang entertained talaga ang mga Pilipino dito. Nakakaigting ng nationalism natin. So and guys, before tayo mag-end, of course, may shoutouts tayo para sa mga Queendom na mga fans or Queenies. And of course, mga kaibigan natin sa ibang bansa. From, naalala ko meron nagpa-shoutout sa Kuwait and sa Mexico. Grabe, no? Ang dami mga Pilipino talaga sa ibang bansa. And of course, sa New Zealand. And lastly, sa Singapore ulit. Marami sila sa Singapore. And guys, maraming salamat and hope to see all of you guys again tomorrow for another reaction para sa Maria Clara Tibara, episode 95. Bye!